Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin po natin bawat isa. Magandang umaga, good morning. Kahit hindi po rainy season, pero araw-araw mahangin, tapos maulan, kaya may depression po ba sa inyong puso? Sa panahon, low pressure. Pero sa inyong puso, low pressure? So, hindi natin maiwasan maapektuhan ng panahon. Kaya pag maulan, pag hindi maganda yung panahon, so ganun din po yung ating puso minsan. Kung ganun po, buksan nyo po ang Biblia, tapos lumapit kayo sa Panginoon sa prayer. So, tapos sama-sama po kayo sa fellowship para maliwanagan po yung ating puso sa pamamagitan ng liwanag ng Diyos. Okay po, lahat po tayo ay umuko at manalangin. Banal at mahabaging Amang Diyos na nagmamahal sa amin at nagsugo kay Hesukristo sa mundong ito, at lahat ng aming mga kasalanan ay tinakpan sa pamamagitan ng banal na dugo ni Hesukristo, at binigyan niyo po kami ng panibagong buhay at panibagong pag-asa na makakasama kami sa kaharian ng Diyos at mananatili mapayapang maluwalhati kasama ng Panginoon doon sa langit magpakailanman. Salamat po sa lahat ng biyaya mo, Panginoon. Sa umagang ito, nagtipon-tipon po kami sa harapan ng salita ng Diyos upang makinig po kami ng banal na salita at makaroon ng banal na fellowship na kasama po yung mga minamahal po naming kapatiran. Sa umagang ito, samahan niyo po kami at pagkaloban niyo po kami ng panibagong kalakasan at kaliwan na nagagaling sa inyo. Lalo na po yung mga kapatiran dito na dumadaan sa maraming pagsubok, mabigat na pagturusa sa kanilang buhay. Bigyan niyo po sila ng kalakasan sa pamamagitan ng salita mo, Panginoon. Tulungan niyo po kami upang wag po natin naming makalimutan kung sino po kami sa inyong harapan, kung ano po ang dapat naming gawin sa aming natitirang panahon sa mundo ito. Nakikita po namin na malapit na po ang pagbalik ng Panginoon at marami pa po yung kaluluwa na hindi paligtas sa paligid po namin. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito upang maabutan po sila ng kaligtasan sa pamamagitan po namin. At tulungan niyo rin po kami upang maging matatag kami sa ibabaw ng pananampalataya. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, kayo lamang po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesukristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia, Ecclesiastes chapter 7. Ecclesiastes chapter 7 verse 2. So, magmula verse 2 hanggang verse 4. Babasahin ko po. Magmula verse 2 hanggang verse 4. Babasahin ko po. Kayo po ay makinig. Mas mabuti pang magtungo sa bahay ng pagluluksa kaysa bahay ng pagdiriwang, sapagkat ito ang katapusan ng lahat ng mga tao.
at ilalagak ito ng may buhay sa kanyang puso. Mas mabuti ang kalungkutan kaysa tawanan, sapagkat sa kalungkutan ng mukha, ang puso ay sumasaya. Verse 4, basahin po natin, 3, 2, 1. Ang puso ng pantas ay nasa bahay ng pagluluksa, unit ang puso ng mga hangal ay nasa bahay ng kasayahan. So, so magmula po ngayon, mag-umpisa po ang Leaders Retreat, Philippine Life Word Mission. Kaya, so mamayang hapon po, darating po yung mga leaders ng Manila Region, saka Central Luzon Region. Kaya, di ko alam kung hanggang anong church po ay makakasama. Bani Church po ay kasama sa Central Luzon. Kaya malasiki, kaya malayo po ang bihay po nila. Kaya pakisama po sa prayer, sana makarating po sila dito, ligtas. Tapos sana bibigyan ng Diyos ng magandang panahon para wala pong problema sa gawain. So, yung topic po ng linggo, yung sermon, maraming sermon, di ba, every Sunday, every Wednesday, tapos tuwing may fellowship, cell group, mga group fellowship, so maraming message. Nakatapos po ng dalawang cell group fellowship, cell group 1, cell group 2. So, kamusta po yung cell group fellowship? So, maganda, masaya. Kasi po yung cell group fellowship po ay isang small church. May kasamang father's group, mother's group, young others group. Pwede po kasama doon high school. Pwede rin elementary kung gusto nila sumama. Fellowship, kaya cell group, during pandemic wala po tayong cell group, pero napakahalaga po yung cell group fellowship. Kaya doon po sa cell group fellowship, so may sharing po ng malalaman po natin kung ano po ang sitwasyon ng bawat isa, tapos yung prayer request, yun din po yung sharing, isi-share po dun sa cell group fellowship. Kaya sana po lahat po ng mga kapatiran ay sumama sa cell group fellowship. Monthly, isang cell group fellowship sa linggo. Tapos isang fellowship sa bahay ng cell group member. Kaya kapag may fellowship sa bahay, may merienda. Kaya mas nung nasa college po ako sa Christian Life, yung pinaka-paborito kong fellowship ay cell group fellowship. Dahil pagdating po doon, so masarap, maraming masarap pagkain. Inihanda po ng mga nanay, mother's group. Alam po nila na gutom po kami. Yung mga estudyante ay mga hindi regular kumakain, nasa dorm kami. Kaya hindi po maayos yung pagkain namin. Alam ng mga mother's group. Kaya pagdating sa cell group fellowship, maaga po kami pumunta para mag-lunch, mag-dinner muna. Masaya lagi. So, mga 30 years na lumipas mula noon. Pero hindi ko po nakalimutan yung puso po ng mga mother's group noon. Okay? Parang anak po kami nila. Okay? Kaya hanggang ngayon, sa puso ko, sila po yung nanay at tatay.
So anyway, kaya yun po yung naramdaman po natin sa fellowship, sa group fellowship, mga mother's group, father's group, young others group, high school. So doon po naramdaman po natin na family tayo, family. Okay? I-share po natin yung ating kahirapan o struggle, tapos yung mga prayer requests, sana maligtas yung family ko, tatay ko, nanay ko, yung mga anak ko. So yung evangelism po, hindi po kaya kapag ako lang nag-isa. So kailangan po tulong ng mga kapatiran sa prayer muna. Tapos kahit hindi po ligtas yung family, pero kung pumayag po sila, so mag-host po kayo ng cell group fellowship sa bahay ninyo para pumunta, so pumunta po yung mga kapatiran sa bahay. Malaking blessing po yan. Pagdating po ng mga kapatiran sa bahay ninyo, ano po ang ipinapanalangin po nila para sa pamilya ninyo, para sa pamilya mo, ipapanalangin po nila. Tapos kapag naging close po yung kapatiran sa mga family member, so mas madali po sila mahikayat. Kaya yung cell group fellowship po, sana tuloy-tuloy, so dumadami at lumalago. So ngayon po, chapter 7 verse 4, ang puso ng pantas ay nasa bahay ng pagluluksa, unit ang puso ng mga hangal ay nasa bahay ng kasiyahan. So ibig sabihin, may dalawang uri ng tao sa mundong ito, yung taong hangal at taong may wisdom. Yung pantas po ay may wisdom, wise. So wise, matino, wise, alam niya kung ano ang tamang panahon, kung ano ang dapat gawin. Yung matino po, mahirap maintindihan yung matino. Yung matino, kasi sinasabi po natin, di ba, magpakatino. Katinuan. Sa English, sober. Sa English, sober. Yung matino, sa madaling salita, gising. Gising. Yung isip ay nakagising. Yun po yung matino. Okay. Kapag tulog na, ano po ang nangyari kapag tulog tayo? Tulog. Okay? Kahit may pick-up time 8:20, pag tulog, anong nangyari? So, nakahiga pa. Hindi alam kung anong oras. Yun po yung nangyari. Kaya late. Late na gising. Umalis na yung service. Hindi matino. Yung panahon, yung mga pusong matino, alam niya kung kailan ngayon, kung anong panahon ito. Dahil gising, nakagising yung isip. Kaya lagi chinecheck yung oras. Pero yung mga nakakatulog, yung mga natutulog, walang idea kung kailan ngayon, kung nasaan ako, kahit dinadala siya sa ibang lugar pag tulog na, hindi alam. Parang malapit po sa lasing. Yung tulog ay malapit sa lasing. Kapag lasing na po, ganun din po. Hindi alam kung anong oras ngayon, kaya late na sila umuwi. Yung kaya yung katinuan po, alam po kapag may katinuan, alam natin kung anong panahon ngayon. Ito ba yung panahon ba ito para panahon ng paggising, o panahon ng dapat matulog, o panahon na dapat mag-aral? Yung mga matinong estudyante, alam po nila na dapat mag-aral. Pag malapit na exam, yung matinong estudyante, nag-aral po sila. Pero kung walang katinuan, kahit malapit na exam, nasa cellphone pa din.
So walang katinuan. Okay. Kung ano ang dapat gawin, kung ano ang hindi dapat gawin. Kaya katinuan po ay mahalaga. Sabi dito, ang puso ng pantas, ang puso ng wise, ay nasa bahay ng pagluluksa. Pagluluksa po ay yung pagbuburol, bahay ng pagbuburol. Bahay na may patay. Kapag may namatay po, bumibisita po doon. So, yung pagbuburol, yun po yung bahay ng pagluluksa. Pero yung puso ng hangal ay nasa bahay ng kasayahan. So, nasaan po ba yung ating puso? Ito po yung lahat po ng mga tao ay isa sa itong dalawa. May taong gusto lagi nasa bahay ng kasiyahan. May taong na gustong pumunta sa bahay ng pagluluksa. Pag pumunta sa pagluluksa, bakit sabi dito may wisdom? Pag pumunta po tayo sa bahay ng pagluluksa, ano po yung ginagawa natin? Doon po, nag-iisip tayo. Isip. Tungkol saan? Tungkol sa buhay. Pag pumupunta po tayo sa pagbuburol, di ba nakikita po natin yung mga patay doon? Okay? Habang tumitingin po tayo sa mga patay, ano pong iniisip po natin? Magiging ganito ako. Okay? Balang araw, ganito rin mangyari sa akin. Hindi pwede masaya doon, di ba? Pwede ba doon kumanta? Pwede ba doon mag-karaoke? Pwede ba doon sumayaw? So, walang ganong tao. Pag pumunta sa bahay ng pagluluksa, seryoso. Wala nang biro. Okay? Seryoso, isip, tungkol sa buhay. Ay, ganito pala yung buhay ng tao. Balang araw, malapit na rin ako, ganito. Ganito pala yung ending ng buhay ng isang tao. Lalo na po kapag yung taong namata ay close, yung malapit sa akin, malaking lungkot. Okay. Pero doon po tayo nag-iisip. Isip. Ah, ganito pala yung buhay. Buhay. Pero kapag nasa bahay tayo ng kasayahan, kapag nasa bahay ng kasayahan, masaya, di ba? Masaya. Kaya doon po, mahirap mag-isip tungkol sa buhay. Yung katawan, puso, masaya. Pero pag umuwi na, lungkot, lungkot pa rin. Kaya verse 2, mas mabuti ang kalungkutan kaysa tawanan. Mas mabuti ang kalungkutan kaysa tawanan. Kaysa kasayahan. Sapagkat sa kalungkutan ng mukha, ang puso ay sumasaya. Anong ibig sabihin? Mahirap ito maintindihan. Sa kalungkutan ng mukha, puso ay sumasaya. Meron pa ba kayong experience na kapag sobrang lungkot, umiiyak kayo, umiiyak tayo, di ba? Kapag umiiyak, mga lumuluha, naramdaman, gumagaan yung puso. Kapag ilabas po natin yung ating lungkot sa pamamagitan ng iyak, luha, so gumagana ang ating puso. Okay. Pero kapag tago, kunwari lang hindi malungkot, kunwari na hindi walang problema, parang mukha lang, magkunwari lang masaya lagi, kung ganun po yung puso ay nabubulok. Yung puso ay umiiyak.
Kapag sa mukha, masaya lang lagi, yung puso niya ay umiiyak. Yun po ang nangyayari. Kaya kapag may problema sa puso, dapat ilabas po ito. Ilabas. Kung sa puso lang lagi, darating yung time na sasabok po ito, sasabok. Kaya yung mga tao sa paligid, nagula sila. Ay, bakit bigla ka? Bakit bigla nagagalit ka sa akin? Anong sagot natin? Hindi ito bigla, matagal na. Matagal na nasa aking puso. Hindi ito bigla, hindi mo napansin. Ngayon lang sumabok na. Yung emotion po natin, yung nangyari sa ating puso, kaya kailangan po natin ilabas sa pamamagitan ng maayos na communication. Kaya mahalaga po yung communication sa family, sa mga kaibigan, sa mga brothers, sisters, communication. Kung hindi maayos yung communication, parang barado yung ugat. Pag barado yung ugat, ano po yung mangyari? Stroke. Okay. Kaya yung communication po ay mahalaga. Yung lungkot sa puso, kailangan din ilabas. So anyway, verse 4, ito po yung main texto po natin. Puso ng pantas ay nasa bahay ng pagluluksa. Unit ang puso ng mga hangal nasa bahay ng kasayahan. Ano po yung hinahanap po natin? Kaya marami pong ganong mga example sa Bible. Yung hangal mayaman, example ng hangal mayaman. So, yung dati po niyang mga kamalig ay maliit, kaya nagtayo po siya ng malaking bodega, yung kamalig. Doon po lahat po ng mga ari-arian ay nailagay doon. So, mga malaki, marami nagka-imbak para sa maraming taon. Kaya sinabi ng hangal mayaman sa kanyang sariling puso, marami na nakaimbak para sa maraming taon. Kumain ka, uminom ka, at magsaya ka. Mag-enjoy ka na, mag-enjoy dahil marami ka ng pera. Marami ka ng pera. Kontento na siya, masaya na siya, pero sinabihan po siya ng Diyos. Ano po yung sinabi ng Diyos sa kanya? Itong mayaman? Hangal. Okay. Hangal dito. Okay. Yung puso ng hangal nasa bahay ng kasayahan. Yung saya, yun po yung laging hinahanap, saya. Okay? Saya. Okay. Saya. Para masaya, di ba kailangan pera? Kung walang pera, paano maging masaya? Para magkaroon ng pera, kailangan magtrabaho. Para magtrabaho, kailangan mag-aral. Parang lahat po ng mga ginagawa ng mga tao ay patungo sa saya, sa buhay, saya. Nadadaya tayo. Nadadaya. Dati po tayo noon. Nadaya din tayo noon nung hindi pa natin nalaman ang katotohanan. Nasa bahay po tayo ng kasayahan dati. Hangal din po tayo noon. Hangal, sa gabing ito, kukunin ang inyong kaluluwa. Sa gabing ito, kukunin kita. Itong araw ay huling araw mo sa buhay. Lahat ng pera mo, lahat ng mga ari-arian mo ay iiwan. Yung kaluluwa mo saan pupunta? Yun ang mahalagang tanong. Kaya sabi ng Diyos, hangal ka. Sa gabing ito, kukunin ang inyong kaluluwa. Saan mapupunta ang inyong mga bagay na inihanda mo? Pero mas mahalagang question ay, hindi po yung mga bagay-bagay na inihanda. Ang mas malaking question, saan ka pupunta? Sa langit o sa impyerno? Yung mga bagay-bagay na iniwan, so bahala na yung mga family, anak. So, para sa kanila. Pero ang mas mahalaga po, yung kaluluwa mo, saan pupunta yung kaluluwa mo kapag kinuha ka na ngayong gabi? Hangal ka.
So yun po ang mahalagang reminder sa lahat ng mga tao. Habang buhay pa tayo sa mundong ito, so Ecclesiastes chapter 15, verse 15, chapter 5, verse 15. Ecclesiastes chapter 5, verse 15, babasahin ko po. Kung paano siya ay lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling alis. Ubat siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Kung paano siyang lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, ganun siya muling aalis. Hubat siya dumating, hubat tayo aalis. So, tama po ba? Ano po ang dinala po natin pag nung ipinanganak tayo? Ano pong nasa ating kamay? May pera? Wala po tayong anumang dinala. Hubat. Hubat. Hubat tayo. Pero ngayon, maraming bagay na sa atin. Okay? Sa ngayon. May bahay, may maraming ari-arian. Pag alis po tayo sa mundo, hubad din po tayo alis, hubad. So, ibig sabihin, yung lahat po ng mga ginagamit po natin ngayon ay hindi sa atin. Hiram lang hiram. Habang buhay pa tayo sa mundo ito, hiram lang hiram. Hinihiram po natin yung mga bagay-bagay, tapos alis po tayo, hubad. Ito po yung buhay ng tao. Chapter, Ecclesiastes, chapter 12, verse 1. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Alalahanin mo din naman ang lumikha sa iyo sa mga araw ng inyong kabataan bago dumating ang masasamang araw at ang mga taon ay lumapit na inyong sasabihin wala akong kasiyahan sa mga iyon. Alalahanin mo din naman ang lumikha sa iyo sa mga araw na inyong kabataan. Habang bata pa o habang kabataan pa, remember your Creator. Remember your Creator. Bago dumating ang masasamang araw. Ang masasamang araw, ano pong ibig sabihin masasamang araw? Yung panahon ng katandaan. May sakit, pag habang tumatanda po isang tao, ano po ang nangyari? Sakit. Hindi po maiwasan po yun. Kahit prayer po tayo, sana wala kong sakit. Pero darating pa yung sakit sa atin? Yes. Kahit nagdadasal po tayo, sana wala kong yung sakit, dumarating pa yung sakit. Walang taong na makakaiwas ng sakit. Lahat ng tao sa mundong ito ay tumatanda at nakakasakit at mamamatay. Yun po yung dinadaanan, yun po yung itinakda ng Diyos sa lahat ng tao. Habang malakas pa, habang malinaw pa yung ating mata, habang malinaw pa yung ating pandinig, so, kailangan makinig ng salita ng Diyos, magbasa ng salita ng Diyos, at malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Okay. Huwag po tayo humanap, huwag po tayo maghanap ng bahay ng kasayahan. Pumunta po tayo sa bahay ng pakluluksa. Doon po tayo mag-isip.
Kapag nakalimutan po natin yung ating mga identity bilang isang Kristiyano, pumunta po kayo sa libingan. Itry nyo po ninyo. Itry. Pumunta po kayo sa libingan, tingnan nyo po yung mga sulat po dyan. Isipin mo, mag-isip kayo tungkol sa buhay nila. Kung kailan sila ipinanganak, kung kailan sila namatay, ganun din mangyari sa akin. Ako din ililibing katulad po nila. Anong gagawin ko? Ano ang dapat kong gawin? Okay. Huwag po tayo masyadong maabala sa mga problema sa mundong ito. Okay. Pumunta po tayo sa bahay ng pakluluksa. Okay. Ito yung darating po. So, verse 3, sa araw na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manginig. So, pag matanda na po, ano po yung mangyari? Ito po yung mangyari. Kapag matanda na, tagapag-ingat ng bahay, manginig. Ano pong ibig sabihin? Sa ating katawan, pinaka-poste, ano po? Itong baywang. Ito po yung pinaka-poste. Ito po yung parang tagapag-ingat ng bahay. Ito po yung katawan po ay bahay. Katawan, bahay. Yung lingkod, yung itong baywang, ito po yung pinaka tagapag-ingat ng bahay. Ito po yung manginginig. Anong ibig sabihin? Bending, nakabending na. Kailangan tuhod. Kailangan tungkot. Kaya yung mga senior, kapag lumalakad po sila, yung mga senior, ano po, ano, kamusta yung kanilang paglakad, yung mga senior? Nanginginig, di ba? Nanginginig. Nanginginig. Hindi malakas. Ito po yung meaning. Tagapag-ingat ng bahay, manginig. Okay. Tapos, ang malalakas na lalaki ay mapayukot. So, malalakas na lalaki ay mapayukot. Mapayukot, anong meaning mapayukot? Okay, ganito, mapayukot. Mapayukot. Ito po yung nangyayari kapag tumatanda tayo, kaya yung tungkot kailangan. Ang mga manggigiling ay tumigil. Anong ibig sabihin? Manggigiling? Manggigiling? Ano po? Sino ito? Manggigiling? So, gilingan. Ano po yung gilingan? Gilingan. Alam niyo po, gilingan? Di ko alam kung ginamit niyo po ito. Ito, grinder. Ginamit nyo ito? Meron? Yung dati. Itong bato. Bato, okay? Dalawang malaking bato ay yung bilog. Ito, base, ito. Kaya dito, dito may butas. Kaya dito, pinapasok po yung mga mapadurok. Okay? Ito po yung dating grinder o mixer, blender. Okay? Ito yung gilingan. May restaurant po, di ba? May restaurant, gilingan. May restaurant, gilingan. Ang mga manggigiling ay tumigil. Yung manggigiling ay tumigil. Sa ating katawan, anong bahagi ay manggigiling?
Saan din nadudurog yung pagkain? Ito. Dito nadudurog yung pagkain, di ba? Ito yung gilingan. Ito. Ngipin. Pag matanda na, anong mangyari? Nawawala itong ngipin, di ba? Mabulok, nawala. Tumigil, manggigiling. Ang mga manggigiling ay tumigil. Okay? Kaya walang ngipin. Kaya yung matitigas na pagkain, hindi na pwede makain nila. Yung mga malambot na lang. Matanda na sila, ang mga manggigiling ay tumigil sapagkat sila ay kakaunti. Kaya konti lang ngipin natitira. Okay? Sa kabataan pa, maganda, may brace pa. Pero pag matanda na, may brace pa? Wala nang pangkapitan. Wala nang kapitan. Ang mga dumudungaw sa bintana ay madidiliman. Anong ibig sabihin? Dumudungaw sa mga bintana ay madidiliman. Anong bahagi sa ating katawan? Mata. Okay, ay. Madidilim, malabo yung mata. Ito yung nangyayari kapag matanda na isang tao. Malapit na mamatay. Okay. Tagapag-ingat ng bahay, manginig, ang malalakas na lalaki, mapayukod. Ang mga manggigiling ay tumigil sapagkat sila ay konti. Ang mga dumudungaw sa mga bintana ay madidiliman. Okay. Ito po yung nangyayari kapag matanda na. Okay. Malabo yung mata, wala nang ngipin, malabo yung tinga. Tapos yung likod ay napapayukot. Kailangan yung mga tungkot. Verse 4, ang mga pintuhan sa mga lansangan ay sasarahan. Okay. Kapag ang tunok ng panggiling ay mahina at ang isang tao ay babangon sa hunin ng ibon, madaling araw kapag maliit na hunin ng ibon, gising agad. Madaling araw, gumigising po sila at lahat ng mga anak na babae ng awitin ay mapababa. So yung boses, magandang boses nung binata pa, dalaga pa, magaling, magkumanta, pero kapag matanda na, ang mga anak ng babae ng awitin ay mapababa. So nawawala rin po yung magandang boses. Verse 5, sila man ay matatakos sa mataas. Ang mga kakilakilabot ay nasa daan. Ang puno ng almendro ay mamulaklak. Puno ng almendro, mamulaklak. Anong ibig sabihin? Alam niyo po ba, puno ng almendro? Anong kulay ng bulaklak ng puno ng almendro? Puti. Puti po yung kulay ng puno, yung almendro. Kapag mamulak siya, puro puti. Kaya kapag matanda na, yung buhok ay puti. Bulaklak ng mga almendro. Ang balang ay maging pasan. Balang ay maging pasan. Yung balang, ano po yung balang? Yung balang po ay grasshopper. Isang insekto lang. Hindi siya mabigat, di ba? Magalang po siya. Pero para sa mga matatanda, kahit balang ay mabigat na maging pasan. Ang pangnanais ay mabigo sapagkat ang tao ay nagtutungo sa kanyang walang hanggang tahanan. Malapit na po siya lipat bahay. Mula sa tolda sa mundong ito, yung katawan po natin ay tolda. Kaya hindi po ito permanente. Tolda lang po yung ating katawan. Kaya ganito po yung nangyayari kapag matanda na. Sapagkat ang tao ay nagtutungo sa kanyang walang hanggang tahanan at ang mga nagluluksa
ay gumagala sa mga lansangan. So, ito po yung yung paglilibing. Okay. So, kung ganun po, verse 7. Basahin po natin. Ito po yung mangyayari. Verse 7, basahin po natin. 3, 2, 1. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. At ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Okay. Kamatayan po ba yung katapusan ng buhay natin? Hindi po. Okay. Yung ating katawan ay ganito po yung mangyayari kapag malapit, kapag namatay na. Yung ating katawan, ito po yung alabok. Kasi ito po yung galing sa alabok ng lupa. Alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. Alabok po ito. Tandaan po natin, yung ating katawan ay alabok. Lupa lang po ito. Lagi natin ito iniingatan. Mabubulok po ito. Mabubulok. Okay. Babalik sa lupa. Hanggang kailan po tayo mabubuhay para sa itong alabok lamang? Okay. Hindi pwede tayo mabuhay para sa alabok lamang po ito. Ito alabok lang. Babalik po ito sa lupa. Pero yung spirito, yung alabok po ito, yung katawan ay container, container po ng ang spirito sa loob. Yung spirito po, hindi po galing siya alabok. Yung spirito po, ay ito po yung kawangis ng Diyos. Napakahalaga po ito. Napakahalaga. Okay. Yung layunin, yung purpose ng creation, layunin po ng kanyang paglikha sa atin ay wala po dito sa loop, sa alabok. Hindi po masaya po tayo sa buhay sa lupang ito. Yung pinaka layunin ng creation, tapos kung paano, kung bakit dumating si Jesus sa mundo ito at namatay siya sa cross, ay hindi para sa alabok ito, kundi para sa ating spirito. Babalik po tayo sa Diyos. Verse 13, chapter 12, verse 13. Ito ang wakas ng bahay, bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito ay mabuti o masama. Kaya yung mga kapatiran, yung mga tatay, nanay dito na may edad. So, ito po yung pag-asa po natin. Huwag po kayo malungkot kahit tumatanda. Kasi po yung ating katawan lang tumatanda. Kasi yun po yung itinakda ng Diyos. Yung katawan lamang, so tumatanda. Masisira, nanghihina. So, sana mag-exercise po kayo o palakas po kayo, mag-exercise po kayo araw-araw kasi po malapit na po ang pagbalik ng Panginoon. Babaguhin po tayo ng Diyos. Konting tiis lang. Okay? Pagbalik po ng Panginoon, so babaguhin po tayo ng Diyos. Hindi ganitong katawan. Hindi ganitong katawan. Maluwalhating katawan. Maluwalhating body. Glorious body. Kung binago niya po tayo sa kanyang second coming, so wala nang sakit, wala nang kirot, so wala nang lungkot. So yun po yung gusto ng Diyos ibigay sa atin. Hindi po yung mahabang buhay natin sa lupang ito. Yung buhay natin sa lupa may purpose. Kapag tapos na po yung purpose na ito, lilipat tayo, lipat bahay. Ito ang wakas ng bagay. So, sa Bible, marami pong ganong mga verses.
Awit chapter 39. Lumang Tipan, Awit chapter 39 verse 4, basahin po natin ito. 3, 2, 1. Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. So, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan, yung ending. Mahalaga po yung ending. Isipin po natin kung paano matatapos yung buhay natin sa lupang ito. Huwag po tayo mag-focus lamang po ngayon o bukas lang o susunod na taon lamang. Tumingin po tayo sa pinaka-ending, kung ano, kung paano po tayo alis po sa mundong ito. Kung anong mangyari sa ending. Pagkatapos, ano pa mangyari sa akin? May wisdom po tayo, kaya may insurance, medical insurance, may mga sasakyan insurance, may health card. Meron po tayo preparation para in case may sakit, may disgrasya. Meron po tayong wisdom. Kaya ganun po mga security system sa buhay. May SSS tayo, may pag-ibig po tayo para mag-prepare after retirement. May wisdom tayo. Yung pag-aaral po ng marsyante, so para sa future, may wisdom tayo, kaya nag-aaral po kayo ng mabuti para sa future. So, para bukas, para next year. Mas mahalaga po yung preparation po natin para sa after death. After death. Ano ang mangyari after death? Yun po yung malaking, mas mahalagang preparation po natin. Okay. Hindi lamang habang buhay pa. Kaya sabi po dito, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan, kung ano ang sukat ng aking araw, ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Verse 5, narito ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal, at sa paningin mo ay tula sa wala, ang aking buhay, tunay na bawat tao nakatayong gaya ng isang hininga lamang, tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino, tunay na sila ay nakakagulo ng walang kabuluan, ang tao ay nakbubunton, hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Verse 7, basahin po natin. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Sabi po ni David, wala akong ibang pag-asa, sa iyo lamang. Hindi ako umaasa sa tao, hindi ako umaasa sa trabaho, hindi ako umaasa sa mga sitwasyon. Madaling mawala. Anino lamang, ilang mga dangkal. Dangkal, di ba? Dangkal. Ito, dangkal. Ganito lang buhay natin, dangkal. Maiksi. Ito, mga baby. Ito, kabataan. Ito, tatay, nanay. Matanda na, tapos na. Sa harap ng Diyos, ganito po yung buhay natin. Mahaba po ba itong buhay natin? Maiksi. Pumunta po tayo sa bahay ng pakluluksa. Okay? Sa halip ng bahay ng kasayahan. Tandaan po natin lagi yung ating ending. Mas mahalaga po yung ending kaysa umpisa. Kahit pangit yung beginning, kapag maganda po yung ending, maganda.
Kahit maganda po yung umpisa, pero pangit ending, pangit po yung buhay natin. Okay. Wala po tayong magagawa sa nakalipas na panahon, tapos na po yan. Hindi pa, may buhay pa tayo, patungo po tayo sa ending. Okay. Kahit anumang mga mangyayari sa ending ng buhay natin sa lupang ito, yun po yung tuloy-tuloy, yung gantimpala po yan sa harap ng Diyos. Pag bumabaksak po tayo sa ating Christian living, halimbawa po, maganda po yung sa una, may sigla, may sigasig, nung bago po tayo ligtas, bago pa, ilang taon lang, sigasig, sobrang sigasig, sigla, pero bumabaksak po unti-unti, nanghihina, ganito, dito po, bumalik si Jesus. Ganon, tuloy-tuloy, magpakailangan. Okay. Kahit manghina to po tayo, kahit mahina sa una, pero tumataas. Dito po, bumalik si Jesus, ganon po, magpakailangan. So, patungo po tayo sa taas o pataas po tayo o pababa po tayo. Yun po yung checkpoint. Pababa na ako o pataas na ako. Kung pababa na po ako, so kailangan po natin isipin mabuti. Sabi po ni David, Panginoon, ano pa ako maghintay? Ang aking pag-asa ay nasa inyo. Ang aking pag-asa ay nasa inyo. So, pumunta po tayo sa chapter 144. Awit, chapter 144. Magmula verse 3. Panginoon, ano ba ang tao upang siya inyong kilalanin o ang anak ng tao upang siya inyong isipin? Ito po yung mahalagang tanong. Panginoon, ano ba ang tao? Sino ba ako? Bakit ganun kahalaga ang tao sa iyo? Anong meron sa tao? Ano ba ang tao upang siya inyong kilalanin? Bakit kilalanin mo ako? Bakit kinikilala mo ako? Bakit minahal mo ako? Anong meron sa akin? Bakit namatay ka para sa akin? Okay. Si Jesus ay namatay doon sa cross. Okay? History po yan, history. So, nangyari po yan sa kasaysayan. Si Jesus namatay. Alam po ito ng lahat ng tao. Si Jesus ay namatay sa cross. Okay. Yun po yung historical fact. Si Jesus namatay sa cross, dumanap po siya ng kanyang banal na dugo. Ang hindi nila alam et ay para kanino. Yun po ang hindi nila alam, para kanino. Hindi po nila alam para kanino namatay si Jesu Kristo. Pero tayo, nandito po ngayon, ay alam na kung para kanino si Jesus namatay sa cross. Kaya may tanong po tayo, anong meron sa akin? Isang abang tao ako, isang hamak na tao ako, sa aking sariling mata, anong bagay na ipinagmamalaki po natin? Matalino ba tayo? O maganda ba yung ating hitsura? Bakit mahalaga po tayo sa harap ng Diyos?
Yung ating ugali, maganda, magandang ugali? Hindi po. Kung iniisip po natin yung ating sarili, so ako din po. So maraming bagay na ayaw ko sa akin. Eh bakit ganito? Sana ganito. Pero minahal niya tayo. Okay. Alam natin si Jesus ay namatay sa cross. Ibinigay niya yung kanyang buhay para sa akin. So, ganong kamahal tayo ng Diyos. Ganong kamahal tayo ng Diyos. Hindi dahil sa ating itong katawan, kundi dahil sa Espiritu. Meron po tayong napakahalagang Espiritu. Verse 4, ang tao ay katulad ng hininga, gaya ng aninong nawawala ang mga araw niya. Ang tao ay katulad ng hininga, gaya ng anino. Hininga, anino, mga sandaling panahon. Pero yung ating spirito po ay tuloy-tuloy. Ganun kahalaga po tayo sa harap ng Diyos. Kahit anumang hitsura, kahit anumang mga, kahit may alam o wala, kahit mayaman o hindi. So, lahat po yan ng mga itong kursa, itong nakikitang mga katawan. Hindi po yung mahalaga. Sa harap ng Diyos, yung loob, yung spirito po sa loob natin, yun po ang mahalaga. Pumunta po tayo sa Santiago chapter 4. Santiago chapter 4 verse 13. So basahin po natin ito, 3, 2, 1. Halika kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganung bayan at kami ay mangalakal doon ng isang taon at kikita. Verse 14. Gayon may hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas, ano ba ang inyong buhay. Kayo ay isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ganito po yung buhay natin, isang singaw lamang, isang anino lamang, isang dangkal lamang. Okay. Yung buhay natin. Huwag po tayo masyadong mag-focus sa ating katawan. Huwag po tayo masyadong malungkot sa kahirapan natin sa lupa. Okay. Pansamantala lang po yan. Huwag po kayo masyadong malungkot sa sakit mo. Okay. Huwag po kayo masyadong malungkot sa yung family background. Okay. Meron kang tunay na family sa langit. Huwag po kayo masyadong malungkot sa mga hindi magandang sitwasyon sa buhay. Bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganito yung mga buhay ko? Yung ibang tao, okay lang, maayos, masaya sila. Parang lahat ng problema ay nasa akin. Yung asawa ko, yung magulang ko, yung anak ko. Isang dangkal lang. May purpose tayo, may purpose. Bakit dumaan po tayo sa ganitong maiksing, ganitong mga buhay sa mundong ito? Okay. Iba-iba yung sitwasyon, given condition. Iba-iba yung mga given condition. Meron pong magandang sitwasyon, meron din pong mahirap na sitwasyon. Iba-iba din po yung mga sitwasyon ng bansa. Okay. May mayamang bansa, may mahirap na bansa. Pero yung mahalaga po ay hindi po nakikitang condition. Hindi po makikitang condition. Ang mahalaga po ay sa loob. Isip natin. Ano ang hinahanap ko sa buhay? Saan ako patungo? Okay. Kahit ganito man yung buhay ko sa lupang ito,
Pero mahalaga ako sa harap ng Diyos. Hindi ako luluhot sa harap ng tao. Kahit kamuteng kahoy lang pakain ko, anak ako ng Diyos. Kahit sakong damit lang yung mga suot ko, anak ako ng Diyos. Meron po tayong pride bilang anak ng Diyos. Okay. Huwag po tayo matakot sa mga tao. Okay. Huwag po tayo umatras sa harap ng tao. Matapang po tayo sa evangelism. Yun po ang yung kilala ko ang Diyos, yung ang Diyos ay yung ama ko, anak ako ng Diyos, meron akong walang hanggang pag-asa. Yung position ko ay yung anak ng Diyos. So doon po tayo mag-focus. Verse 13, ganitong maraming tao, halik kayo. Mag-usap tayo. Okay? Sabi ng Diyos. Marami kayong plano. Ngayon, bukas, pupunta kami sa ganito, sa ganung bayan, mga trabaho, mga over, nasa ibang bansa. Maraming mga magagandang plano. Magara ako dito, mag-apply ako sa trabaho na ito. Kami ay mangalakal doon ng isang taon, dalawang taon, tatlong taon. At kikita. Magandang plano. Yun ang plano. Okay? Walang taong walang plano. Pero, ang Diyos. Meron din po siyang plano, ang Diyos? So, meron. Meron. My plan. God's plan. Alin po ba mas mahalaga? Hanggang ngayon, ito lang laging iniisip natin, yung plano ko. Yung plano ko. Okay. Noong hindi pa natin kilala ang Diyos, okay, nagdasal, dati po, bago po tayo naligtas, yung prayer, yung pagdadasal po natin, ay para sa ating plano. Sana maging maayos yung plano ko. Yun ang prayer po natin dati, pero mali po yun. Yung pagdadasal, para sa sariling plano, ay mali po yun, mali. Hindi magandang prayer. Hindi po pinapakinggan ng Diyos ganong prayer. Yung prayer, ang magandang prayer po ay para sa kalooban ng Diyos. Sana kalooban ng Diyos ay matupad sa akin. Hindi po yung plano ko. Okay. Yung mga kapatid dito, meron din po kayong maraming plano. Ngayon po, kilala na po natin ngayon ang Diyos. Tapos, meron po siyang magandang plano para sa akin. Yun ang kailangan malaman, yun po yung kailangan sundin natin. Yun po yung kailangan piliin po natin. So, chapter 4, verse 15. Santiago chapter 4 verse 15. Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Okay? Kung loloobin. Kung ito ay kalooban ng Diyos. Kung kalooban ng Diyos, gagawin ko yan. Dati, ano po yung ginagawa natin dati? Yung kalooban ko. Yun ang ginawa ko dati. Kung gusto kong gawin, gagawin. Kung ayaw kong gawin, hindi. Yun ang dating buhay. Pero ngayon, kung loloobin ng Diyos, ibig sabihin, kung ito ay kalooban ng Diyos,
Gagawin ko yan. Kahit ayaw kong gawin, pero kung yun ang kalooban ng Diyos, gagawin ko yan. Dati, di ba, yung example, yung para sa kabataan. So, dati, kung ako ang nasa inyo yung mga karapatan na pumili ng mga ka-mate mo, boyfriend, girlfriend, saka yung mga future mate. Kapag gusto ko siya, so siya ang pipiliin ko. Okay. Ano ang sino po yung pinipili ng mga tao? Mas maganda, mas guwapo, mas matangkat, mas gusto, mas matangkat, tapos mas mayaman. Okay. Yun ang mga kategori na iniisip. Pero ngayon, hindi po. Lalo po sa mga unbelievers, hindi pwede pumili. Huwag kang pamatok sa mga hindi nananampalataya. Okay. Sa mga unbelievers, hindi pwede pumili ng future mate. Kaya sa mga kapatiran, sa mga born again, sa mga ligtas na Kristiyano. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Hindi ayon sa sariling kagustuhan. Mag-pray muna para ipakita sa inyo kung sino ang mas magandang pananampalataya, kung sino ang mas tamang future mate sa pananampalataya. Tapos, yung choice ng trabaho, yung pagpili ng trabaho dati, ano po yung kategori ng choice? Yung pagdating sa trabaho, mas malaki yung sweldo. So, mas madali yung trabaho. Kapag sobrang hirap, ayaw. Kapag maliit yung sweldo, ayaw. Okay. Yung mga malilinis na trabaho lang, pag maruming trabaho, ayaw. Pag office lang, okay. Pero pag nasa field, ayaw. Pero ngayon, iba. Okay. So, kung walang problema sa paglingkod sa Panginoon, kung walang problema sa paglingkod sa Panginoon, kahit hirap na trabaho, kahit mas maliit yung sweldo, okay lang. Okay. Kahit malaki yung sweldo, pero pag lagi may pasok sa Linggo, hindi pwede. Kasi Linggo po ay mahalaga, mahalagang araw para sa Christian life. Pag minsan lang, so okay lang, pero kapag lagi may pasok sa Linggo, hindi pwede. Iba yung kategori ng choice. Ganun din sa bahay. Kapag malayo sa church, yung bahay, so mahirap. Kaya hanggat mari, so maghanap ng mga bahay malapit sa church. Yung church-oriented. Church-centered. Okay? Church-centered. So, ganun din po sa mga trabaho. Okay? Ganun din po sa mga school, mga work. Okay? Lahat. Okay? Lahat. Kung luloobin ng Diyos, kung ito ay kalooban ng Diyos, yun ang gagawin ko. Okay? Siyempre sa mga mas malalayo, maraming mga mas magandang trabaho sa mas sa malalayong lugar. Pero bakit sinasabihan po natin na bakit sinasabi ko sa mga kapatiran hanggat maaari, so sa malapit po kayo maghanap ng trabaho para wala pong problema sa Christian living. So dito po verse 17, basahin po natin. 3, 2, 1. Kaya't ang sinumang nakakaalam ng pagkawa ng mabuti, unit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Sinumang nakakaalam ng pagkawa ng mabuti, so, unit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya.
Pagkawa ng mabuti. So good works, okay? Good. Pagkawa ng mabuti. Sana ito po yung maliwanag po sa atin. Good works. Pagkawa ng mabuti. Yung dati pong konsepto po natin, yung pagkawa ng mabuti ay tulong. Tulong sa mga mahihirap na tao. Magbibigay ng pagkain para sa mga gutom, nagbibigay ng mga gamot para sa mga may sakit. So, yun po yung konsepto ng good works sa mundong ito. Pero, ang good works sa Biblia ay iba po yung meaning. Good works sa Biblia ay God's will. Ito po ay good works. Ano po yung God's will? Saving souls. Okay? Saving souls. And growing in faith. Okay. Soul winning, soul saving, evangelism po yan. Tapos, growing natin sa faith, sa pagkakilala sa Diyos. Yun po yung good works. Yun po yung God's will. Kaya maganda po dito, kasi verse 15, nakikita po natin, di ba? Kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o yun. Kung may ano po yung condition? Kung kalooban ng Diyos, kung kalooban ng Diyos na yun. Kung yun ang kalooban ng Diyos. Yun ang good works. Good works. So, Titus chapter 2. Verse 14. Titus chapter 2 verse 14, isang talata po. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo ay matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambahayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. So, isinir ko po ito sa mga Young Others Group kagabi. Titus chapter 2 verse 14. Sana i-memorize po natin ito. So, kung pwede po, from verse 11 hanggang verse 14. Ito po yung parang package, okay? Kompleto na po ito about salvation, about Christian living, kung ano po yung pag-asa po natin. Okay? Lalo po verse 14 po, siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin. Ito po yung gospel. Tama po? Si Jesus ay nagbigay ng kanyang sarili, yung pinakamahalagang bagay. Sarili. Hindi po yung mga konting tulong lang. Hindi po yung mga pera. Ibinigay niya yung kanyang sarili, yung pinakamalaki, malaking bayat po ito, alang-alang sa atin. Sinabi ko, hindi yung sacrificial po ni Jesus, hindi para sa ating katawan. Yung sacrificial po ni Jesus, kamatayan po ni Jesus, ay hindi po para sa ating katawan. Hindi para malusok po tayo. Hindi po para mahaba yung ating buhay o maginhawang buhay natin sa lupa, hindi po yung purpose. Ano po yung purpose? Nakita po dito, upang, may purpose na, upang tayo ay matubos. Matubos niya sa lahat ng mga kasamaan, katubusan, redemption. So natubos na po tayo. At pakalinisin, ito po yung pangalawang purpose. Pakalinisin po para sa kanyang sarili, para sa Diyos. Bakit kailangan maging
holy tayo para sa Diyos. Para sa Diyos, para sa kanyang sarili, para makaroon po tayo ng fellowship sa Diyos. Kasi kapag marumi po tayo, paano po tayo lumapit sa kanya? Siya po ay liwanag, holy. Kung marumi po tayo, wala pong fellowship sa Diyos. Pakalinisin po para sa kanyang sarili, ito po ang sambayanang pag-aari niya. Sa English Bible, His own special people. His own special people. Special tayo, special. Para maging special people. His own special people. Mahalaga po tayo sa harap ng Diyos. Pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Sigasig, ito po yung final step. Sigasig. Zeal. For good works. Saan po tayo sigasig? Okay. Meron ba tayo? Sigasig pa tayo sa pag-aaral? O sigasig pa tayo sa trabaho? O sigasig po tayo sa mga makamundong bagay? Kung ganun pa rin po, so, hindi pa tapos, hindi pa natupad yung purpose ng salvation. Redemption muna, di ba? So, tapos na po tayo lahat na didim. Okay? Ligtas na. Step 1. Pagkatapos, step 2, holy life. Holy life. Separation sa mundo ito. Holy life. Sabi ng Diyos, humiwalay ka dyan, humiwalay. Humiwalay ka dyan sa mga ginagawa nila. Ikaw, you are my special people. Special ka sa akin. Lumawas ka dyan, lumabas. Marumi dyan, marumi. Sa mga makamundong bagay, makasalibutang bagay, sa mga ginagawa po nila sa mundong ito, okay? Mga cellphone, yung ano po yung mga nakikita po ng mga tao ngayon sa cellphone, sa YouTube, sa mga SN, mga sa Facebook, yung sayaw nila, yung mga magagandang posting po nila, puro kasayahan. Sabi ng Diyos, umalis ka dyan. Lumabas ka dyan. Hiwalay ka dyan. You are my special people. Meron kang trabaho. Masigasig sa mabubuting gawa. Sigasig sa mabubuting gawa. Good works. Ano po yung good works? God's will. Ano po yung God's will? Soul winning. Soul saving. Okay. Meron po tayong special ministry. Okay. Doon po tayo sigasig. Kahit may kalungkutan, so may pagturusa po tayo. Okay? Given condition po 'yan sa atin. Hindi po natin, wala po tayong magagawa sa ganung mga sitwasyon. Given po 'yan, given sa buhay ko. Tanggapin po natin. Ito ay given sa buhay ko. Pero so what? Okay. Wala akong magagawa tungkol diyan. So, pero magmula ngayon, pagtungo ako sa kalooban ng Diyos. Masigasig. Mapasigasig ako sa kalooban ng Diyos. Doon ako mag-focus. Yung mga nasa likod, okay lang. Yung mga problema ko sa yung paligid ko, so hayaan ko na lang. Pero hindi ako malulungkot, hindi ako malulubog sa lungkot dahil sa ganung mga problema ko. So, titindi ako, babangon ako, tapos tatakpo ako patungo sa kalooban ng Diyos. Mapasigasig ako sa mabuting gawa, kalooban ng Diyos. Yun ang choice. Yun ang dapat choice po natin. Huwag po tayo lumingon sa likod. Nakalipas na panahon. Okay. Huwag po kayo lumingon sa mga sitwasyon-sitwasyon. Bakit ganito, ganito? So, mag-focus lang po tayo sa aking sarili, as sa Diyos, saka sa future. Okay.
Philippos, last verse po natin ngayon, chapter 3, verse 13. Philippos chapter 3, verse 13. Hanggang 14, 13 and 14, pwede po natin basahin. 3, 2, 1. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na. Unit isang bagay ang ginagawa ko. Lililimot ko ang mga bagay na nasa likuran. At tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mitiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawak ng Diyos kay Kristo Jesus. Yung mga bagay na nasa likuran, limot ko na. Tapos na yan. Okay? Hindi na po tayo bumalik. Babalik sa likod. Ang focus ko ay hinaharap. Yung pagtanaw ko sa hinaharap. Sa harap na lang ako tumitingin, titingin ako, mitiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawak ng Diyos. Dakilang pagtawak ng Diyos. Bakit tinawagan po tayo ng Diyos? Para maligtas muna. Ano pa po? Para sa gantimpala sa langit. Yun po yung inihanda ng Diyos para sa atin. Ay, Pastor, kontento na ako sa kaligtasan. Kung ligtas na ako, okay lang, hanggang dyan lang. Kahit wala akong gantimpala, okay lang, basta sasama ko sa langit. Delikado po yan, ganong isip. Malulungkot po ang Diyos sa ganong mga isip. Namatay ba si Jesus para sa ganong bagay lang? Hindi po. Inihanda ng Diyos, maluwalhating bagay. Maluwalhating gantimpala na hindi po natin na imagine. Ready na sa langit. Pero kung wala po tayong pakialam sa gantimpala, lungkot ang Diyos. Sobrang daming handa. Pero walang tao na naghahanap, nagmimiti o nagtutungo sa gantimpala, sayang handa ng Diyos. Sayang po yung inihanda ng Diyos. Kaya, sabi ni Apostle Pablo, isang bagay lang ginagawa ko. One thing I do. Isang bagay lang ginagawa ko. Yung past, so kalimutan, I forgot na. Yung future, mag-focus ako, future. Para sa gantimpala. Kaya sana po itong taon 2023, so sana mapasigasik, maging sigasik po tayo sa mabuting gawa. Yun po yung purpose ng kaligtasan. Soul saving ministry para sa evangelism, para lumago tayo sa pagkakilala sa Diyos. Ibang mga kondisyon sa buhay, mga problema, huwag po kayo masyadong mag-focus doon. Huwag po kayo malubok sa mga problema mo. Okay? Yun po yung strategy ni Satanas para hindi po tayo tumakbo patungo sa kalooban ng Diyos. Okay, let's pray. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong mensahe para sa amin. Tulungan niyo po kami upang tumakbo kami patungo sa maluwalhating kantimpala na inihanda ng Diyos para sa amin. Sa kabila ng maraming pagsubok at pagturusa at problema na dumarating sa aming buhay, nagtitiwala at umaasa pa rin kami, Panginoon, sa inyong paggabay at putulong. Naniniwala po kami na sa lahat ng bagay na nangyayari sa amin, may maluwalhating kalooban ng Panginoon. Palakasin po ninyo ang aming pusong madaling nanghihina sa mga problema, at nawa maraming kaluluwa ay maligtas sa pamagitan po ng bawat isa sa amin ng Tanawan Church sa itong taon. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Amen. Awitin po natin.
Tagpuan po ang ating awitin sa page 214 po. Page 214.